Muta ng mga abuwak. Magandang araw, Kabanong. Ako nga pala si Rafael, 65 taong gulang na sa kasalukuyan. Sa ilang beses na pakikinig ko sa mga kwento mo tungkol sa misteryo at kababalaghan at sa pangungumbinsi na rin ng aking asawa, ay nakapagpasya rin ako sa wakas na ibahagi sa inyo ang kwento ng buhay kong hindi ko akalaing nababalot pala ng mga sikreto at kakaibang misteryo. Ipinasulat ko na lamang ito sa aking apo at siya na rin ang bahalang magpadala sa iyo. Naganap ang hindi ko malilimutang mga pangyayaring ito nung ako ay binatilyo pa lamang. Halos ilang dekada na rin ang nakalilipas. Bata pa lamang ako ay madalas mabanggit ng aking ina na ang pangalan ko raw ay isinunod niya ang unang letra sa pangalan ng aking ama. Ganun kamahal ni inay si Itay. Hinango niya rin daw ito sa lugar kung saan ako isinilang at nagkaisip, ang San Rafael. Pero ang pinakapaborito kong parte ng kwento ni inay tungkol sa pangalan ko ay tuwing sinasabi niyang, "Yaya na ipinangalan namin sa iyo ay dahil special ka, anak. Ikaw ang nag-iisang anghel namin ni Obet. Ang pangalan mo ay nangangahulugan din na iniligtas ng Panginoon. At totoo yun, Rafael. Iniligtas niya tayo. Lalo na ikaw, sa tiyak na kapahamakan noon." Tuwing binabanggit yon sa akin ni inay, ay niyayakap niya ako ng mahigpit. Sa murang edad ko noon, ay hindi ko pa maunawaan kung bakit bigla na lamang siyang nagiging emosyonal kapag napag-uusapan namin ang mga panahong nagdadalang tao pa siya sa akin. Habang lumalaki ako, ay natuklasan kong hango pala talaga sa pangalan ng isang anghel ang pangalang Rafael. Nakaramdam tuloy ako bigla ng hiya dahil parang masyadong banal kahit pa sabihing maayos naman ang pagpapalaki sa akin ng mga magulang ko. Binusog nila ako sa payo at pagmamahal. Kahit simple lang naman ang aming pamumuhay, tinuruan nila akong pasalamatan kahit ang pinakamaliit na biyaya ay maging kontento kung ano na lang ang meron kami. Bagamat mataas ang tingin at malaki ang respeto ng mga kalugar namin kay Itay, ay nanatili siyang mapagkumbaba. Kaya naman napakalaki rin ng tiwala at paghanga ko sa kanya. Siya ang aking idolo at para sa akin, isa siyang bayani. Tahimik at masaya ang aming pamilya, ngunit may mga pagkakataong hindi ko maiwasang magtanong kay inay tungkol sa pinagmulan niya. Kahit malayo ang probinsya ng aking ama, dumadalo sa bahay ang mga kamag-anak niya isang beses sa isang taon. Pero ni minsan ay wala pang naipakilala sa akin si inay na kamag-anak niya, na labis kong ipinagtataka. Tuwing tatanungin ko naman siya, ay palaging umiiwas at iniiba ang usapan. Hindi ko na lang naman sinasabi sa kanila na madalas akong tuksuhin ng mga kalaro ko at kaeskwela. "Oy, hindi kaya may laing engkanto ang nanay mo, Rafael?" "Oo nga, o di kaya ay aswang. Naku, dapat pala umiwas na kami sa'yo. Baka mamaya ay totoong may laing aswang si Aling Sedes at bigla na lang niya tayong sugurin at isa-isa kaming sakbalin. Naku!" Hindi ko napigilan ang sarili ko at pinagsususuntok ko ang aking mga kalaro. Matinding galit ang naramdaman ko ng mga oras na yon, at parabang may kakaiba at malakas na puwersa ang sumanib sa akin. Halos mabalian ang dalawa sa lakas ng pagkakabagsak ng mga katawan nila sa lupa. Nang akmang lalapitan ko sila para muling pagsususuntokin sana, ay may biglang yumakap sa akin mula sa likuran. Pamilyarang init na nagmumula sa mga brasong nakayapo sa akin. Kaya alam ko na kung sinong nagmamay-ari ng mga yon, kahit hindi ko nalingunin. Kapwa kami tahimik ni inay na makarating sa bahay. Inaasahan kong pagagalitan niya ako sa ginawa ko sa mga kalaro ko. Kahit kasi kilala bilang matapang at kilabot na pulis ang aking ama, ni minsan ay hindi niya ako tinuruan makipag-away. Parehas na mahaba ang pasensya nila ni inay. Natigil ang pagmumuni-muni ko nang marinig ang malakas na buntong hininga ng aking ina. Dahan-dahang bumuka ang labi niya kapag kadaka, pero wala namang lumalabas na salita noon miski isa. Hindi nakaligtas sa akin ang tila pagkabalisa niya at pag-ilap ng mga mata.
Nay, hindi ba ninyo itatanong kung bakit ginawa ko yun sa kanila? Dahan-dahang ibinaling ni Inay ang kanyang paningin sa akin, ngunit blanco ang mga mata niya. Sabi kasi nila, may lahi raw po siguro kayong engkanto, kaya wala kang kamag-anak man lang na dumadalaw. Sabi nung isang kaluro ko, baka raw po aswang kayo. At naniwala ka naman sa kanila. Diretso kong tinitigan ni Inay. Sa unang pagkakataon, hindi ko mabasa kung anong tumatakbo sa isipan niya. Dahil halu-halong emosyon ang nakalarawan sa maganda niyang mukha. Sa totoo lang po, hindi ko rin alam kung dapat ba akong maniwala. Marahil kung hindi kayo palaging umiiwas sa tuwing magtatanong ako tungkol sa pamilya mo, Nay, hindi ako naguguluhan ngayon ng ganito. Biglang lumambot ang ekspresyon sa mukha ng aking ina. At maya-maya pa ay napayuko siya. Lalong tumindi ang pagnanais kong malaman kung ano ba talaga ang itinatago niyang sikreto. Sigurado akong may alam din doon si Itay. Pero gaya ni Inay ay ayaw niyang malaman ko ang tungkol doon. Malalaman mo rin ang lahat, anak, pagdating ng taktang panahon. Patawad kong hindi pa kayang ipagtapat sa iyo ng Inay ngayon. Aniya sa gitna ng paghikbi. Gusto ko mang kulitin si Inay na magkwento na sa akin, mas nanaig ang awa ko sa nakikitang itsura niya. Laylay ang mga balikat niya at tila ba pinagsakluban ng langit at lupa. Kaya naman, mabilis ko siyang nilapitan at mahigpit na niyakap. Tuluyan na rin bumigay si Inay at sumubsob sa aking balikat upang doon tahimik na umiyak. Marahan ko namang hinaplos ang likod niya. Yun ang tagpong naabutan ng aking ama. Oh, anong nangyari, Rafael? Bakit umiiyak ang nanay mo? Nang lingunin ko si Itay, ay walang salitang namutawi sa aking labi. Naisip kong mas maigi nang si Inay ang magsabi sa kanya. Total, may kinalaman naman yun sa sikreto niya. Sandali lang, maiwan ko na muna kayong mag-ama rito. Pupunta lang ako sa kusina para maghanap ng hapunan natin. Hindi na kami hinintay na sumagot ni Inay. Dali-dali na siyang nagtungo sa kusina. Kunot noong sinundan na lamang siya ni Itay ng tingin. Halos lahat kami ay tahimik habang kumakain ng hapunan. Sa tuwing mapapasulyap ang tingin ni Inay kay Itay, ay bigla niya yung iiwas. Pero kahit hindi siya umiimik, kapag napapansin niyang paubos na ang ulam namin ni Itay, ay agad na lalagyan niya ang mga plato namin. Lalo't alam niya na kapwa namin paborito ang pritong tinapa at ginisang munggo. Nay, magpahinga na po kayo. Pagkatapos kumain ako na pong bahala rito sa kusina. Wala naman pong pasok bukas sa eskwela kasi Linggo. Pagbubuluntaryo ko na bumasag sa nakabibinging katahimikan. Salamat naman anak. Mukhang pagod ng nanay mo at parang balisa . Kulang lang talaga siguro sa pahinga. Sigunda naman ni Itay habang matamang nakatitig kay Inay. Alam kong kailangan din itong mag-usap ng masinsinan. Nakanda na rin ako sa sermon ni Itay kinabukasan kapag nalaman niya ang ginawa ko sa aking mga kalaro. Kahit naman sila ang nagumpisa ng gulo, hindi pa rin kukonsintihin ng ama ko ang ginawa ko sa kapwa ko, lalo at nakasakit ako. Nagising ako sa isang hindi pamilyar na lugar. Binalot ang buong sistema ko ng pagtataka at pangamba nang unti-unting lumilinaw sa akin ang itsura ng paligid. Nasa gitna ako ng isang masukal na kagubatan na niminsan sa buhay ko ay hindi ko pa napupuntahan. Ha? Paano ako napunta dito? At anong lugar to? Bigla akong may naulinigang mga boses na nagtatawanan sa di kalayuan. May parang humihikbi pero mas lamang yung naririnig kong nagtatawanan. Palapit ng palapit ang mga boses hanggang sa parang naroon na sila sa aking likuran. Otomatikong napalingon ako at sa aking pagkabigla ay nawalan ako ng balanse at natumba sa damuhan. Kabanong, napakunot ang aking noo nung makita ko silang patuloy lamang sa paglalakad na parabang hindi nila ako nakikita. Sa tansya ko ay mga kaedad ko lamang sila, 18.
Ang nasa unahan ay isang maputi at matangkad na binatilyo. Ang dalawang sumusunod sa kanya ay kapwa magandang dalagita. Sa mga kilos nila at itsura ay hindi maikakailang pulis nagmula sa mayamang pamilya. Akala ko ay tatlo lamang silang magkakasama. Pero nagulat ako nang may matanaw pa akong paparating na isang dalagita. Taliwas sa dalawang nauna, simple lamang ito at morena ang kulay. Ngunit nang papalapit na sa akin ang dalagita, ay nanlaki bigla ang aking mga mata. Kamukhang kamukha ito ng aking ina. Pinabatang bersyon nga lamang. Pero kagaya ng mga kasama niya, nilampasan niya lamang din ako. Doon ko nakumpirmang hindi nga nila ako nakikita. Akmang susundan ko sila nang bigla silang nawala sa aking paningin. Nagbago rin ang buong paligid sa isang kisap mata. Nakaramdam ako ng pagkahilo at lapis na pagkalito sa mga nagaganap. Maya-maya pa'y may naulinigan na naman akong isang boses. Isang nakakakilabot na boses. Mabilis akong napaatras dahil sa labis na panggigilalas nang masilayan ko ang nilalang na pinagmumula ng boses na nagpatayo sa halos lahat ng mga balahibo ko sa katawan. Nasa loob siya ng isang piitan. At sakal-sakal ang kaharap na matandang babae sa tingin ko ay isang katutubo. Maya-maya ay naramdaman kong tila umiikot na naman ang paligid. Pero bago sila tuluyang maglaho sa aking paningin, ay malinaw ko pang narinig ang mga katagang binitiwa ng matandang babae. Ang babaeng magluluwal ng susunod na tagapagmana mo ay magmumula sa lahi ng una mong pag-ibig. Makikilala mo siya kaagad sapagkat kamukhang kamukha siya ng pinakamamahal mong si Marcelina. Ilang araw na ang lumipas pero patuloy pa rin akong nababalisa dahil sa kakaiba kong mga panaginip. Gustong gusto kong ikwento yung kay inay subalit nagdadalawang isip naman ako. Ang isa pang gumugulo sa isipan ko kabanong ay ang kakaibang pakiramdam ko sa aking mga napapanaginipan. Para kasing totoo ang mga yun at hindi basta panaginip lamang. Hanggang sa muli na naman akong dalawin ng pagtulog ng mga kabataang naglalakad sa masukal na kagubatan at ng dalawang kakaibang nilalang na nasa piitan. Paulit-ulit lamang ang mga eksena. Paulit-ulit ko ring naririnig sa isipan ko ang sinabi ng matandang babae sa kausap niya tungkol kay Marcelina. Saan mo narinig ang pangalang yan, Rafael? Opo, Nay. May kilala po ba kayong nagangalang Marcelina? Hindi ko inalis ang mga mata ko sa aking ina. Malakas ang kutob kong may kinalaman sa kanya ang mga kakaiba kong panaginip. Ngunit nanatiling tikom ang bibig ni inay. Hindi siya umiiwas ng tingin sa akin sa pagkakataong yon. Paano mo siya nakilala? May nagpapakita sa aking mga panaginip, Nay, na isang matandang babae. Mukha siyang katutubo. At ang sabi niya sa kausap niyang nakakatakot na nilalang, habang nasa loob sila ng isang piitan, ay sa lahi raw po ng babaeng nagngangalang Marcelina magmumula ang susunod na tagapagmana nito. Hindi pa man ako natatapos magsalita, ay kitang-kita ko kung paanong namutla si inay habang nanlalaki ang mga mata. Kung hindi ko siya naagapang hawakan sa magkabilang balikat, marahil ay tuluyan siyang natumba. Tama po bang hinala kung konektado sila sa iyo, Nay? Biglang namalisbis ang mga luha sa pisngi ng aking ina at napansin kong tila nanginginig ang buong katawan niya. Rafael, anak, ang mga napapanaginipan mo ay ang pinakamasalimuot na bahagi ng nakaraan ko. Mukhang panahon na nga para malaman mo ang tungkol sa tunay mong pagkatao. Pigil ang aking hininga habang hinihintay na muli magsalita si Inay Cabano. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman ng mga sandaling yon. Napakatagal kong hinintay ang pagkakataong magtatapat sa akin si Inay tungkol sa kanyang pinagmulan. Ngunit kasabay ng pagbuka ng bibig ng aking ina ay ang pagdating naman ng aking ama na kapwa namin ikinagulat. Humahangos na lumapit sa amin si Itay na parang may kung anong kinatatakutan. Maging alerto kayo, Sedes, Rafael. Kung pwede lang sanang hindi ako umalis ng bahay, hindi ko kayo iiwanang mag-ina rito.
Kaya lamang eh, tungkulin kong protektahan at iligtas sa mga tao sa lugar natin, lalo na mga bata. Bakit? Obet, anong nangyayari? May abuwak na sumalaki kagabi sa isa sa mga bahay dito sa San Rafael. Lagas ang buong pamilya nang nakatira roon. Pero ang suspect na pinaghihinalaan ay ang drug addict na wanted ngayon at napapabalita sa TV. Otomatikong napasapo ang mga kamay ni Inay sa kanyang dibdib pagkarinig sa sinabi ni Itay. Lumarawan din ang matinding takot sa kanyang mukha. Abuwak! Paano nga? Pero inubos na natin sila noon, Opet! Yan nga rin ang gumugulo sa isipan ko ngayon, Mercedes. Ibig sabihin, may nakaligtas pa rin sa kalahin ang demonyong si Bernon at nakarating na rin ang mga hayop na yun dito sa nilipatan natin. Sana'y mali ang hinala kung ikaw pa rin ang pakay nila. Muli na namang namasa ang gilid ng mga mata ni Inay dahil sa sinabing yun ni Itay. Ako ay halos walang nauunawaan sa kanilang pinag-uusapan. Ano po yung abuwak, Tay? At bakit po sila sumasalaki dito sa lugar natin? Halos sabay pang napatingin sa akin ang mga magulang ko. Hindi ako nakahuma nang bigla kong suguri ni Inay ng yakap kasunod ng malakas niyang pagagulgol. Huwag ka mag-alala, Mercedes. Walang anumang mangyayari sa inyo ni Rafael hanggang nabubuhay ako. Dadaan muna sa ibabaw ng aking bangkay ang sino mang magtatangkang sakta ng aking mag-ila. Matapos kaming pagbilinan ni Itay ng mga dapat naming gawin, ay nagmamadaling umalis ulit si Itay upang bumalik sa presinto. Kailangan daw kasi siya roon lalo at magsasagawa na sila ng imbestigasyon tungkol sa naganap na krimen. Wala raw pinagsabihan si Itay na abuwak ang may kagagawan yon dahil magpapanik lalo ang taga San Rafael na kahenerasyon ng aking ama. Ang mga bagong sibol naman kagaya ko, Kabanong, kahit ang mga kasamahan niyang pulis ay malamang daw na hindi paniniwala ang may mga ganoong uri pa ng nilalang na nabubuhay sa modernong panahon. E mas lalo po kung nakaroon ng daylan para malaman ang tungkol sa mga nilalang na yun. Nay, may kinalaman din po ba sila sa mga napapanaginipan ko? Matagal pa bago nagsimulang magkwento sa akin si Inay. May nababanaag pa akong pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ngunit sa huli ay wala na rin siyang nagawa kundi ipagtapat sa akin ang sikretong matagal na niyang iniingatan. Tunay nga ang kasabihang walang lihim na hindi nabubunyag. Tama ka, Rafael. May kinalaman nga ang mga abuwak sa iyong panaginip. Sa akin, sa ating dalawa. At nagsimula na ngang magkwento ang aking inakabanong habang ako ay tahimik lamang na nakikinig sa kanya. Noon daw 18 gulang pa lamang siya ay nagkayayaan sila magkakaibigan na magtungo sa San Guillermo. Tagaroon kasi ang isa niyang kaklase at manliligaw na si Eduardo na mas kilala sa palayo na Eddie. Kasama ni Inay ang dalawa pa niyang kaklase, sina Glenda at Emily, na nagmula rin daw sa mayamang pamilya gaya ni Eddie. Si Inay ang tanging sa mahirap na pamilya lang nabibilang. Kaya naman siya rin ang pinakasimple at tahimik. Pero ang katangiang yun daw ang nagustuhan ni Eddie sa aking ina, pati na rin ang pagiging matalino niya. Eskolar ng bayan si Inay kaya siya ang pinalad na makapag-aral sa eskwelahan ng mga mayayaman. Dahil kilala naman ng mga magulang ni Inay ang mga kasama niya, napapayag din ang mga ito na maisama siya sa San Guillermo. Hindi akalain ni Inay na labis niyang pagsisisihan ang bagay na yon pagkatapos. Sa totoo raw, nagpakita pa noon sa panaginip niya ang lola ng kanyang ina at binigyan siya ng babala na huwag nang sumama sa kanyang mga kaibigan. Ngunit hindi nakinig si Inay. Naging magiliw naman daw ang pagtanggap sa kanila ng pamilya ni Eddie, lalo na sa kanya. Naramdaman niya na parang may espesyal na paraan ng pag-iistima ng mga ito sa kanya. Manghang-mangha raw siya noon sa karangyaan ni na Eddie na kitang-kita sa labas pa lang ng malaking mansyon ng mga ito. Busog na busog din sila sa mga pagkain dahil nagdiriwang noon ng kaarawan ang isa sa mga kapatid ni Eddie. Hindi sanay si Inay na mag-isa lamang sa kwarto kaya nakiusap siya kina Emily at Glenda na kung maaari ay magkakatabi na lamang silang matulog. Isang linggo ang paalam ni Inay na mamamalagi kina Eddie kasama pa ang dalawa nilang kaklase. Sa ikatlong araw ay nagayaraw ang binatilyo na akyatin ang isa sa mga sikat na bundok sa San Guillermo.
Madalas daw yung dayuhin ng mga turista, Kabanong. Tila bumalik sa aking isipan ang mga eksena kung saan nakita ko si inay sa isang masukal na kagubatan kasama ang tatlo pang kabataan na mga kaidaran din niya. Marahil ay sina Eddie, Glenda at Emily na nga ang mga yon. Pero ni isa raw sa kanilang apat ay hindi inaasahan ng mga susunod na mga kaganapan. Bigla na lang may humarang sa kanila habang nasa daan ang mga nakakatakot na nilalang. Kaagad na nagsitakbuhan sina Emily at Glenda habang sumisigaw sa takot. Ang aking ina naman ay tila itinulo sa kanyang kinatatayuan. Hindi halos makapaniwalang totoong may mga malahalimaw na nilalang sa kanilang harapan. Mas lalo raw natulala si inay nang ang dalawang nilang kaibigan ay pinagtulungang lapain ng mga nilalang na bigla na lamang sumulpot mula sa ilalim ng lupa. Doon na tuluyang nakaramdam ng takot si Eddie, Kabanong, at marahas na hinila sa kamay ang aking ina. Kumapit ka lang maigi sa kamay ko at huwag na huwag kang bibitaw anuman ang mangyari, Mercedes! Mga aswang ang mga yan! Alam ni inay na pilit lamang nilalabanan ni Eddie ang nararamdamang takot ng mga oras na yon. Kahit wala naman silang kalaban-laban sa mga aswang, ay umasa pa rin ang binatilyong makakaligtas sila at makakalabas ng buhay sa lugar na yon. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi rin ito nakaligtas kagaya ni Emily at Glenda. Tanging malakas na pagsigaw na lamang ang nagawa ng aking ina nang kagaya ng dalawa pa nilang kasama ay pagpiestahan si Eddie ng mga aswang. Handa na rin daw noon si inay na mamatay. Tutal ay wala na rin naman ang mga kaibigan niya. Tanggap na niya ang kanyang magiging malagim na wakas sa kamay ng mga halimaw na yon. Pero sa kanyang pagtataka ay hindi siya ginalaw ng mga aswang bagkos ay tila puno ng pag-iingat pa siyang inalalayan ng mga ito papunta sa pusod ng masukal na kagubatang kanilang kinaroroonan. Dahil sa labis na pagod, takot at tinagpi sa kinahantungan ng kanyang mga kaibigan ay nawalan siya ng malay tao habang nasa daan. Napabalikwas ng bangon si inay nang muli siyang magkamalay. Nang ilibot niya ang paningin ay natagpuan niya ang sarili sa loob ng isang napakadilim na lugar. Nasaan ako? Diyos ko! Tulungan niyo po ako at iligtas mula sa kamay ng mga halimaw na yon! Larawan si inay ng isang taong punong-puno ng kawalang pag-asa at nababalot ng pangamba. Malakas na napahagulgol siya pagkaalala sa sinapit ng tatlong kasama. Awang-awa siya sa mga ito, lalo na kay Eddie. Wala siyang ibang sinisisi sa nangyari kundi ang sarili niya. Naganap na. Walang sinang mang makapipigil sa nakatakda. Mapalad si Marcelina, ang abuela ng iyong ina. Sapagkat naitakas siya ng sundalo niyang kasintahan mula kay Vernon. Ngunit hindi niya mababago ang tadhana na sa kanyang dugo pa rin magmumula ang susunod na takamagmana ng natitirang lahi ng mga abuwak. Abuwak? Mga aswang na abuwak. Sila ang uri ng aswang na kayang magpalit anyo bilang uwak at bayawak. At narito ka ngayon sa kanilang kuta, Mercedes, sapagkat ikaw ang nakatakdang magluluwal ng susunod nilang tagapagmana. Gumapang ang hindi maipaliwanag na kilabot sa buong katawan ni inay ng mga sandaling yon, Kabanong. Bukod sa nadaramang labis na pagkasindak sa tinatawag na aswang na abuwak ng kausap niyang hindi gaanong maaninag dahil sa karimlan ng paligid, inakala niyang isa rin ito sa mga halimaw na yon na bumiyag sa kanya at pumatay sa kanyang mga kasama. Huwag kang matakot sa akin, Mercedes. Hindi ako nabibilang sa kanila. Katulad mo ay binihag lamang din nila ako noon upang matagpuan ang babaeng itinakda na magmumula sa lahi ni Marcelina. Tila ayaw magproseso sa utak ni inay ang mga isinuwalat ng kaharap na tanging boses lamang ang kanyang naririnig. Tinig ng isang matandang babae. Nagtaka siya kung bakit tila ba nababasa nito ang tumatakbo sa isipan niya sa kabila ng karimlang bumabalot sa buong paligid. Maging ang kanyang pangalan ay alam nito. Nang muling magsalita ang matanda, ay saka pa lamang naunawaan ng aking ina ang lahat. Kaya raw pala may kakaiba sa boses at presensya ng matanda. Mahiwaga ang tinig nito at kakaiba ang aura. Nagpakilala ito bilang si Lordina na isang babaylan.
Kilala raw ito sa lugar nila bilang baylang ina at maihahalin tulad sa mga mumbake ng Ifugao. Isa raw itong manobo mula sa kabundukan ng Agusan del Sur. Kabilang sa mga tungkulin nito bilang isang babaylan ang magpagaling ng iba't ibang uri ng karamdaman. Mamuno sa pagsasagawa ng mga sagradong ritual, magpagaling gamit ang mga halamang herbal at tumulong sa mga nangangailangan. Nang minsan bumisita si Baylang Ina sa San Guillermo upang magsagawa ng libreng panggagamot, bigla na lamang sumalakay ang mga abuwak at sapilitang isinama ang matandang babaylan. Doon naging malinaw sa akin ang nasaksihan kong eksena sa aking panaginip. Si Baylang Ina ang matandang katutubong sakal-sakal ng nilalang na sa palagay ko'y pinuno ng mga abuwak. May kakayahan din daw kasi ang mga babaylang masilip ang hinaharap. Hindi na lumaban pa si Baylang Ina sa mga abuwak upang wala nang madamay ng mga inosenteng tao. Nung una ay nagmatigas pa itong ipagtapat sa pinuno ng abuwak ang tungkol kay inay. Matinding pagpipigil ang ginawa ng pinuno upang huwag mapatay ang babaylan. Kailangan niya ito para matagpuan ang dalagang nakatakdang magluwal ng kanyang supling na siyang magiging susunod na tagapagmana ng lahi nila. Nang sa wakas ay isinuwalat ni Baylang Ina ang totoong magaganap sa hinaharap, magkahalong gulat at tuwa ang naramdaman ng pinunong aswang. Wala pa man ay sabik na siyang makilala ang apo ng una niyang pag-ibig na si Marcelina. Kaya nang sumapit na si inay ng edad 18, nagdiwang ang mga abuwak sa labis na tuwa at pagkasabik. Hindi na makapaghintay ang mga ito, lalo na ang pinunong si Vernon, nakamukha ng aking ina. Pagdating ni inay sa San Guillermo kasama ng mga kaibigan niya, may mga nakabantay ng alagad ni Vernon sa paligid ng mansyon ni na Eddie. At tila umaayon pa sa kanila ang pagkakataon ng umakyat ng bundok si na inay. Palay na mismo ang lumalapit sa manok. Doon lamang nasagot ang mga katanungan sa isipan ng aking ina kung bakit siya lamang ang hindi pinaslang ng mga aswang. Kung ganun, kikitilin ko na lamang ang sarili kong buhay bago pa magawa ng mga halimaw na yon ang maitim nilang pinabalak sa akin. Batid kong pinanghihidaan ka na ng loob, Mercedes. Ngunit wala kang magagawa upang takasan ang sayo ay nakatadhana. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Halos iisa ang guhit na mga palad ninyo ni Marcelina. Kailangan mo lamang magpakatatag at maghintay. May isa ring magiting na binatang darating sa buhay mo at siya ang magliligtas sa iyo sa iyong magiging supling. Yun na raw ang naging una tuling pag-uusap ni nainay at ng matandang babaylan Kabanong. Pagkatapos ay hindi na niya nakita pang muli kahit anino ng matanda sa kuta ng mga abuwak. Nanlulumuman ay pinilit niyang magpakatatag at pinanghawakan ang bili ni Baylang Ina. Nanatili si inay sa piitan habang araw-araw ay binibisita siya ng isang babaeng nagngangalang Estrella. Maganda raw ito, Kabanong, at sino mang makakita sa babae ay hindi aakalaing isa pala itong halimaw. Si Estrella ang nag-alaga at nag-asikaso kay inay dahil ito raw ang pinakapinagkakatiwalaan ng pinunong abuwak sa lahat ng mga alagad nito. Napansin ng aking ina na halos lahat ng abuwak sa kuta ay magilaw sa kanya at nagpapakita ng paggalang maliban kay Estrella. Bagamat ito ang madalas na magdala ng pagkain niya at iba pang mga pangangailangan, hindi nakaligtas kay inay ang tila magaspang na pakikitungo ng babae sa kanya, bagay na hindi pa niya noon maunawaan. Tila raw ayaw ni Estrella na naroroon siya, ngunit wala naman itong magawa lalo't espesyal si inay para sa pinuno nila. Kasabay ng isang magarbo at masayang pagdiriwang sa kuta ng mga abuwak ay ang sandaling labis na pinangangambahan ni inay. Ngunit pinanabikan naman ng mga aswang lalo na ng kanilang pinuno. Nagulat ang aking ina, Kabanong, dahil hindi niya inaasahang ganun pala ang itsura ng nagpadukot at bumihag sa kanya. Tila raw ito bida sa mga pelikulang napapanood niya. Makisig at gwapo. Halos perpekto ang pisikal nitong anyo. Ngunit nang maalalang isa itong aswang,
ay muling binalot ng takot ang buong sistema ni inay. Dahil sa likod ng halos perpektong anyo ng kaharap, ay nagtatago ang isang nakakatakot at mabangis na halimaw. Totoo nga ang sinasabi ng babay lang yon. Kamukhang kamukha ka ng aking si Marcelina, ang pinakamamahal kong si Marcelina. Mababakas ang labis na pagkamangha sa mga mata at mukha ng pinunong aswang. Hindi pa ito nakontento at dahan-dahang hinaplos ang mukha ng aking ina. Marahas na tinabig ni inay ang mga kamay ni Vernon habang nakalarawan sa mukha niya ang matinding pandidiri. Naalarma ang mga alagad ng pinuno, lalo na si Estrella, at akmang sasampalin ang aking ina, ngunit maagap itong napigilan ng pinuno. Hayaan mo lang si Mercedes, Estrella. Sa malaot madali ay matatanggap din niya ang kanyang kapalaran. Sa sandaling isilang niya ang aming magiging supling, gagawin ko na rin siyang katulad natin. Tila puno ng katiyakang wika ni Vernon. Nagsigawan sa tuwa ang lahat ng mga abuwak na naroon maliban kay Estrella. Hindi nakaligtas sa aking ina ang disgustong nakalarawan sa mukha ng babae. Ang aking ina naman ay nais masuka. Ang nadarama niyang takot ay biglang napalitan ng puot. Huwag muna kayo magsaya dahil hindi ako makakapayag na maging kagaya niyo, mga halimaw! Ang babay lang manobo na mismo ang nagsabing hinding-hindi mo matatakasan ang tadhana mo, mahal kong Mercedes. Yun ang naging kapalit ang pagtalikod sa akin ni Marcelina. Sa kanya ka dapat na mapuot sapagkat isinakripisyo niya ang buhay mo't kapalaran para lang sa pansarili niyang kaligayahan. Saan mo dinala si baylang ina? Ngunit sa halip na sumagot, ay ngumisi lang si Vernon ng nakakaloko. Walang nagawa si inay kung hindi tahimik na lumuha habang nakayukumang mga kamao. Anong laban niya sa isang buong pangkat ng mga aswang na nakapaligid sa kanya? Maging ako ka, Banong, ay bumango ng matinding galit sa puso, lalo na nang magpatuloy sa pagkwento ang aking ina. Kung papaano siya nilapastangan ng paulit-ulit ng demonyong si Vernon. Ninakaw nito ang kanyang dangal na pinakaiingatan na dapat sana ay nakalaan para sa magiging kabiyak ng kanyang puso sa hinaharap. Sinubukan kong patigilin si inay sa pagsasalaysay dahil hindi ko na matagalang makita siyang ganun. Walang tigil sa pagluha at hirap na hirap sa pagsasalita. Ramdam ko ang bigat ng kanyang kalooban, Kabanong, habang binabalikan ang masalimuot niyang karanasan sa kamay ni Vernon. Sa kuta ng mga abuwak. Maya-maya ay bigla kong natigilan sa aking naging realisasyon. Mataman kong tinitigan si inay. Nagdadalawang isip kung itutuloy ko pa ba ang pagtatanong. Nay, huwag mong sabihin ako ang naging bunga ng isa rin akong halimaw. Rafael, anak ko! Sa labis na sama ng loob ay nagkulong ako sa aking kwarto. Ayoko bang iwan si inay sa ganong kalagayan pero masamang masama ang loob ko. Hindi ko matanggap ang katotohanan ng aking natuklasan na ako ay nagmula sa halimaw na lumapastangan sa pinakamamahal kong ina na mayroon akong dugong aswang. Kung ganoon ay totoo nga ang sinasabi ng babaylan, ililigtas si inay ng isang makisig at matapang na binata. Si Itay, hindi ko pala siya tunay na ama. Ang dugong nananalaytay sa mga ugat ko ay hindi pala nagmula sa kanya. Pero tinanggap niya pa rin ako at minahal na parang tunay na anak. Saksi rin ako kung gaano niya kamahal si inay at napakapalad namin ni inay. Pero gusto kong ipagigante ang aking ina. Gusto kong sa mga kamay ko mismo mamatay ang hayop na Vernon na yon. Pero sabi ni inay, kasama nitong nasunog noon sa buong kuta ng mga abuwak. Kung totoong abuwak nga ang pumaslang doon sa pamilyang sinasabi ni Itay, kailangan ko silang mahanap. Hindi ako makapapayag, Kabanong, na maghasik na naman sila ng ligim sa San Guillermo, lalong-lalo na rito sa San Rafael. Hindi na muling sumalakay ang mga abuwak sa aming bayan. Dahil sa kakulangan ng ebidensya ay hindi na rin itinuloy ng pulis ang pag-iimbestiga ayon kay Itay.
Napansin ng aking ama ang biglang pagbabago sa ugali ko. Ngunit nang magtanong siya ay sinabi kong pagod lamang ako sa eskwela. Sinay naman ay pasimpi akong sinulyapan kapag hindi nakatingin si Itay. Hindi naman ako galit sa aking ina, Kaabanong. Pero mula nang ipagtapat niya sa akin ang lahat ng tungkol sa kanyang nakaraan, ay hindi na kami nag-usap ulit. Kapag lamang mayroon akong mahalagang itinatanong at bagay na hinahanap. Umiwas na rin ako sa mga kaibigan ko at dating mga kalaro. Maging sa paaralan ay mas gusto kong laging mapag-isa. Wala akong karapatang makisalamuha sa kanila dahil hindi ako normal na tao. May sumpa sa pagkatao ko kaya habang maaga pa ay ako na mismo ang dumistansya sa kanila. Natatakot ako Kaabanong baka biglang umira lang aking pagiging abuhak at makapirwisyo ako ng kapwa ko, lalo na ng mga inosenteng tao. Nagulat ako nang isang araw ay lapitan ako ni Gabriela. Siya ang pinakamaganda kong kaklase na lihim kong hinahangaan. Hindi lang maganda si Gabi, matalino rin at palakaibigan. Pero nagkasya na lamang ako sa pagtanong sa kanya mula sa malayo. Alam sa buong eskwelahan namin Kaabanong na nagmula siya sa mayamang pamilya. Isa yun sa mga dahilan kung bakit hindi ako nakipaglapit sa kanya. Ngayon ay mas nadagdagan ang rason kong iwasan siya at tanawin na lamang mula sa malayo. Lalong hindi kami nababagay dahil normal na tao siya, samantalang ako ay may lahing halimaw. Pero nang masilayan ko ang napakaamo niyang mukhang nakangiti sa akin, ay halos hindi ako makakilos para sana maglakad palayo. Ramdam ko rin Kaabanong ang biglang pag-iinit ng aking pisngi. Nang tanungin niya ako kung gusto ko raw bang sumama sa kanila, ay mabilis at natataranta akong tumango. Dala ng labis na tuwa ay naiyakap akong bigla ni Gabriela na nagpalaki ng aking mga mata. Munti ko nang mabitiwan ang mga dala kong libro. Bago tuluyang nagpaalam, ay nagpasalamat pa siya sa akin at binigyan ako ng isang napakatamis na ngiti. Kinagabihan Kaabanong, muli na naman ako na naginip. Nakita kong isang babaeng kamukhang kamukha ni inay at isang lalaking halos perpekto ang anyo, si Vernon. Hindi ako maaaring magkamali. Siya yun, ang kinasusuklaman kong pinuno ng mga abuwak. Dinala ako ng aking panaginip sa panahon kung kailan unang nasilayan ni Vernon ang babaeng akala ko ay si inay. Pero napagtanto kong si Lola Marcelina pala yun. Totoo ngang kamukhang kamukha niya ang aking ina. Lumipat ang eksena sa isang tila kaparanghan kung saan may kasamang makisig na binata si Lola Marcelina na nakasuot ng pansundalong uniforme. Marahil ay siya ang kanyang nobyo na nagligtas sa kanya mula sa kuta ng mga abuwak. Maraming uwak at aswang na nagpalitan niyo bilang bayawak ang humahabol kina Lola Marcelina. Ngunit walang mababakas na takot sa mukha ng sundalong kasama niya. Naubos itong patayin ang lahat ng mga alagad ni Vernon at nagawang sugatan ng pinuno sa sunod-sunod na pagbaril. Ngunit nang muling lumipat ang eksena ay nagulat ako Kaabanong dahil kaharap ko na ang isang nakakatakot na nilalang. Nang mapadako ang tingin ko sa kanyang kasuotan ay saka ko palang napagtantong siya pala ay walang iba kundi si Vernon! Matagal na kitang hinihintay dito sa aking kaharian, anak ko. Ito ang kuta ng mga abuwak, ang iyong tunay na tahanan. Panahon na upang yakapin mo ang iyong tunay na pagkatao at pamunuan ng mga natitira pang aswang na abuwak. Ikaw lamang ang nag-iisang tagapagmana ng ating lahi. Ilang araw na ang matuling lumipas. Ngunit tila silamplakang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ko ang makapangyarihang boses ni Vernon Kaabanong. Minsan ay gusto ko nang iumpog ang ulo ko sa dingding Kaabanong dahil naririndin na rin ako sa kanyang mga sinasabi. Hindi ko na lamang binanggit kay inay ang tungkol doon. Ayoko nang ipaalala sa kanya ang mapait niyang kahapon. Batid kong pilit na niyang kinalilimutan yon. Ngunit dahil sa panaginip kong yon, ay nagkaroon ako ng hinalang baka buhay pa nga si Vernon.
Hindi kaya siya ang abuok na sinasabi ni Itay Obet na sumalakay noong nakaraan dito sa San Rafael? Kung ganun, kailangan mahanap ko siya bago pa niya tuluyang matuntun ang kinaroroonan ni Inay. Humanda ka, Vernon. Ako mismo ang kikitil sa buhay mo. Titiyakin kong tuluyang ka ng mabubura sa mundo kasama ang natitira mo pang mga kalahi. Bago matapos ang linggong yun, ay muli akong nilapitan ni Gabby. Hindi na ako gaanong nagulat gaya ng dati, pero hindi ko pa rin maiwasang makadama ng hiya lalo't napakalapit niya sa akin. Halos mabingi ako sa lakas ng tibok ng aking puso nang muli ko siyang masilayan. Noon lang naging malinaw sa akin, Kabanong, kung ano ba ang sinasabi niya noong nakaraan. Balak daw pala nilang magkaibigan pumunta sa San Guillermo at umakyat sa sikat na bundok sa bayang yon. Bigla ang pagdagasa ng mga akala sa aking balintataw, ang mga kwento ni Inay at ang aking mga napanaginipan. Bakit parang mauulit yata ang mga eksena sa gubat? Hindi maaari! Ha? May sinasabi ka, Raph? Nakatunghay sa akin ang magandang mukha ni Gabby habang nakakunot ang noo. Gustong gusto ko mang bigyan siya ng babala. Ayoko namang sirain ang araw niya. Kitang kita sa kanya mga mata ang matinding pagkasabik na marating ang nasabing bundok. Alam ko ning hindi naman siya maniniwala kahit ipaliwanag ko pa ang tungkol sa mga abuwak. Nagpasya na lamang akong samaan sila sa San Guillermo upang matiyak ko ang kanilang kaligtasan. Pagkakataon ko na rin yung Kabanong na mahanap ang natitira pang mga abuwak na naghahasik ng lagim sa aming bayan. Nakaramdam ako ng sundot ng konsensya habang naglalakad patungo sa lugar kung saan kami makikita-kita ni na Gabriela at ilan pa namin mga kasama. Sa kauna-unahang pagkakataon, Kabanong, ay nagsinungaling ako kay Inay. Ang sabi ko ay may gagawin lamang kaming proyekto na mga kaklasiko. Alam kong mali, pero kailangan ko yung gawin upang maprotektahan ko ang aking mga mahal sa buhay. Nang makarating ako sa tagpuan namin, ay halos kompleto na sila. Ako na lamang pala ang hinihintay. Mababakas ang tuwa at pananabik sa mukha ng bawat isa. Halos lahat ay namumukhaan ko maliban sa isang babae. Hindi siya gaano nakikihalubilo sa mga kasama namin. Tahimik lang sa isang tabi. Nang magtama ang aming mga mata naming dalawa, ay may kakaiba akong naramdaman. Ngunit hindi ko maipaliwanag. Pero sigurado kong hindi siya pangkaraniwan lamang, Kabanong. Nitong mga nakaraan ay napansin kong lumakas ang pakiramdam ko, pandinig at ang aking pang-amoy. Kaya mas naging maingat ako at kinilatis ng mabuti ang mga taong aking nakakasalamuha. Halos hindi kumukurap ang babaeng yun sa pagkakatitig sa akin, Kabanong. Tila ba inaarok ang laman ng aking isipan? Maya-maya pa ay may nakakalokong iting gumuhit sa kanyang manipis ngunit mapupulang labi. Sakay na Mitsubishi L300 van na pag-aari ni Nagabi, ay masaya ang lahat at punong-puno ng pagkasabik maliban sa misteryosang babae. Valencia pala ang pangalan niya. Bago kami umalis ng San Rafael, ay pinakilala muna kaming lahat ni Gabriela sa isa't isa. Bagong transfer lang din daw sa eskwelahan namin si Valencia. Kaya pala, hindi pamilyar sa akin ang mukha niya. Kasya ang 15 hanggang 17 katao sa sasakyan, pero mas mulog yun dahil halos nasa 10 lamang kaming lahat. Dahil 4-seater ang kada row, tatlo kami magkakatabi sa upuan ni Nagabi at ang matalik niyang kaibigang si Tony. Naiilang man ako, lalo na kapag hindi sinasadya na nagdidikit ang mga balat namin, ay nahihiya rin naman akong lumipat ng upuan. Baka kasi isipin nila, Kabanong, lalong-lalo na ni Gabby, na ayaw ko silang katabi. Maya-maya pa ay may kanya-kanya ng pinagkakaabalahan ng lahat. Ang iba ay abala sa paglalaro ng online game sa cellphone. Meron namang mas piniling magpatugtog at matulog habang nasa biyahe. Marahil ay hindi na rin napigilan ni Gabby ang antok. Dahil maya-maya pa ay namalayan ko na lamang na nakahilig na ang ulo niya sa aking balikat. Hindi ko napigilan ang pagguhit ng matamis ng ngiti sa aking labi, Kabanong.
pansamantala kong nakalimutan ang tungkol sa pagkakaroon ko ng dugong halimaw at ninamnam ang matamis na sandaling yon na halos abot kamay ko lamang ang nag-iisang babaeng pumukaw sa atensyon ko. Ang dahilan kung bakit nasasabik akong pumasok sa eskwelahan araw-araw. Ang inspirasyon ko sa halos lahat ng aking ginagawa, lalo na ang mga bagay na may kinalaman sa pag-aaral. Marahil ay ganito ang nararamdaman noon ni Itay Obet nang makilala niya si Inay. Lihim kong naidalangin na sana ay manatili lamang kami ni Gabi sa ganoong posisyon hanggang sa marating namin ang aming destinasyon. Kahit medyo nangangali na ako dahil halos hindi ako kumikilos sa takot na baka magising siya, okay lang sa akin ka ba nung? Hindi ko maipaliwanag ang kakaibang pakiramdam na dulot ng pagkakahilig ng ulo ni Gabi sa balikat ko. Gusto ko tuloy isiping nananaginip lamang ako kahit alam ko namang totoong kasama ko siya at katabi pa sa loob ng isang sasakyan habang patuloy sa pagtugtog ang magandang musikang nagmumula sa speaker na dala ng isa naming kasama. Pero nang maramdaman kong may pares ng mga matang kanina pa nakatingin sa akin ay naputol ang tila mahiwagang sandali sa pagitan namin ni Gabi. At hindi nga ako nagkamali ng hinala kabanong. Nang bigla kong lumingon ay huling-huli ko si Valencia na matamang nakatingin sa amin. Kung sa iba siguro ay mag-iiwasan ng tingin dahil sa hiya at pagkailang, pero kakaiba talaga ang babaeng yon. Mas lalo pa siyang nakipagtagisan ng titig sa akin. Sa ilang segundong nagtagpo ang mga mata namin, ay tila may nararamdaman akong koneksyon naming dalawa. May nabuo tuloy na hinala sa aking isipan. Dahil doon, ay naging alerto na ako kahit kung tutusin ay malayo pa naman kami sa San Guillermo. Nang sa wakas ay marating din namin ang San Guillermo, ay kanya-kanyang pulasan ng lahat. Halos mag-unahan din sa pagkuha ng mga gamit nila ang iba naming mga kasama. Nagpa siya ang driver ni Gabi na magpaiwan na lamang sa sasakyan at huwag nang sumama paakyat ang bundok. Tahimik lamang ako nakatayo sa isang tabi habang inoobserbahan ng lahat. Kumpleto mga dala nilang gamit, mula hiking bag, tubig, navigation tools, gaya ng mapa, kompas, first aid kit at mga gamit sa pagkain. Ang mga babae naman ay kanya-kanyang pahid ng sunscreen bago nagsuot ng sunglasses. Halos parehas ang suot ng protective clothing at hiking boots ni na Gabriela at Valencia. Nang ibabaw tuloy ang ganda at lakas ng karisma nilang dalawa, sa kabila ng makaiba nilang personalidad. Sosyal pero pinong kumilo si Gabi, samantalang maangas naman ang dating ni Valencia. Bago tayo makit ng bundok, gusto ko munang ipaalala ang mahalagang bagay na dapat nating gawin. Una, huwag tayo masyadong excited. Pangalawa, siguraduhin nakasuot tayo ng tamang outfit. At pangatlo, dalhin lamang ang mga siguradong kakailanganin. Huwag din kalimutang magdala ng maraming tubig ha. Mag-ingat, magdasal, mag-enjoy, pero iwasang makalika ng apoy at makasakit na mga hayop. May nakalimutan ka pa, Beshi! Mag-ingat sa mga engkanto, mangkukulam at aswang! Malakas na nagtawanan ng lahat dahil sa sinabi ni Tony na isang binabae. Ako naman ay biglang sumama ang pakiramdam ng marinig ang salitang aswang. Naibaling ko ang paningin kay Valencia at nakita kong umiiling-iling siya habang nakangiti ng nakakaloko. Huwag niyong gawing katatawanan ng mga nilalang na hindi niyo kauri. Hindi niyo alam, baka isa pala sa mga kasama natin ngayon dito ay may lahing engkanto o di kaya ay aswang. Sa akin nakatutok ang mga mata ni Valencia habang nagsasalita. Biglang tumahimik ang lahat na tila ba mga maamong tupa ng magsalita ang babaeng yon. Pero wala namang halos nakapansin na tila pahiwatig niya habang nakatitig sa akin. Kahit si Gabi ay hindi rin yon binigyan ng malisya. Hindi ko mapigilang makaramdam ng pagkairita nang muling ngumiti ng nakakaloko si Valencia. Mukhang tama nga talaga ang hinala kong hindi siya ordinaryo at sa tingin ko rin ay may alam siya tungkol sa lihim kong pagkatao. Nagbuluntaryo si Valencia na manguna sa paglalakad at pumayag naman ang lahat. Kahit malayo na at matarik ang naakyat namin, ay hindi man lang siya kababakasan ng pagkapagod. Napakabihira lang din niyang uminom ng tubig at hindi alintana ang bigat na dala niyang malaking backpack.
Ako naman ay nakaalalay kay Gabby. Ayaw pa niyang ibigay sa akin ang mga dala niyang gamit nung una dahil nahihiya siya. Pero sa huli ay napilit ko rin. Marahil ay nakaramdam na rin siya ng pagod. Kahit anong bigat na mga gamit na dala ko, dahil pati ang kay Tony ay ibinigay na rin sa akin. Isang ngiti lang ni Gabby ay bumabalik na agad ang lakas ko at sigla. Habang papalapit kami ng papalapit sa lugar kung saan ko nakita sa panaginip sina inay at ang mga kaibigan niya, palakas din ng palakas ang tibok ng puso ko. Ang mga kasama ko naman ay pulos-abala sa pagkukwentuhan at pagkuha ng mga larawan. Halos sabay kaming napatigil sa paglalakad ni Valencia nang biglang naglipara ng mga ibon sa paligid. Noong bata pa ako ay narinig ko kina inay at titay na masamang sinyalis daw kapag ang mga hayop ay nababahala o may kinatatakutan. Napalingon ako sa aking mga kasama. Naglalakad na silang muli. Mukhang tapos na ang pagkuha ng mga litrato. Gusto ko sana silang bigyan ng babala pero hindi ko alam kung paano. Nagpasya ako magpatuloy na lang din sa paglalakad at nakiramdam sa paligid. Masama talaga ang kutob ko, Kabanong. Kung pwede lang na yayain silang lahat na huwag nang tumuloy sa pag-akyat at bumalik na lang sa San Rafael. Maya-maya pa ay napakunot-noo ako at nang may matanaw akong tila isang matandang babae na naglalakad patungo sa direksyon namin. Nakasuot ito ng bestidang itim na lampastuhod. May balabal ding itim sa ulo na nakapaikot sa liig ang dulo. May hawak din na tungkod ang matanda. Nang mapatapat ito sa kinatatayuan ng natigilan ding si Valencia, ay nag-usap silang dalawa. Pero nakatutok sa amin ang mga mata ng matandang babae. Hindi ko marinig ang pinag-uusapan nila, pero nakita ko nang biglang tila nagdilim ang mukha ng matanda. Pagkatapos ay tiningnan nito ng matalim si Valencia, bago tuluyang tumalikod at naglakad pabalik sa pinanggalingan niya. Nakahinga ako ng maluwag sa pag-aakalang naayos na ni Valencia ang problema. Pero maya-maya pa ay nanlaki ang mga mata ko kasabay ng malalakas na sigaw ng aking mga kasama nang biglang naging uwak ang matandang babae at lumipad pa itaas sa kahumuni ng malakas. Kasunod noon ay ang biglang pagyanig ng lupa na ikinatumba ng aking mga kasama. Kami lang yata ni Valencia ang hindi natinag sa aming mga kinatatayuan, Kabanong. Ang mga sumunod na pangyayari ay napakabilis at hindi ko inaasahan. May mga nilalang na lumitaw mula sa ilalim ng lupa at akmang tatalon papunta sa amin. Pero bago tuluyang makalapit sa amin ang mga yon, ay mabilis na tumalon pa ita si Valencia at pinagsasasaksak ang mga nilalang gamit ang hawak na lanseta. Walang sino man sa amin ang nakaalam na may dala palang armas ang babaeng yon. Napakabilis na mga kilos niya at mukhang sanay na siyang makipaglaban sa kabila ng napakabata pang edad. Halos hindi ako nakahuma habang ang mga kasama ko ay walang humpay ang sigawan dahil sa takot at pagkagulat. Saka pala ang mga kutila na tauhan nang biglang sumigaw din si Valencia. Pabalis na kayo, Rafael! Iligtas mo ang mga kasama natin! Tumakas na kayo! Bilis! Ako nang bahala sa mga lapastangan na ito! Hindi ako kagad nakakilos, Kabanong, sa kabila ng babala at determinasyon sa tinig ni Valencia. Saka pala mga kutila na himasmasan mula sa pagkakatulala ng maramdaman ko ang nanginginig na kamay ni Gabby na nakakapit sa aking braso. Ayokong iwang mag-isa si Valencia pero kailangan kong protektahan ang aming mga kasama, lalong-lalo na si Gabriela. Nang masiguro kong nasa loob na ng sasakyan ng lahat, nagmamadali akong bumaba. Halos hindi kami makapaniwalang ligtas kami nakabalik sa kinaroroonan ng van at ng aming driver. Kanya-kanya kaming takbuhan palayo sa lugar kung saan kami sinalakay ng mga abuwak. Habang tumatakbo, ay panay ang sigaw at iyakan ng mga kasama ko. Hindi ko binitiwan ang kamay ni Gabby. Ang mga dala ko lamang na gamit ang nakabalik ng sasakyan. Ang mga gamit na dalang ng aking mga kasama ay nabitiwan nila sa daan habang tumatakbo dahil sa labis na takot. Ako naman, Kabanong, ay hindi maiwasang mag-alala sa naiwan naming si Valencia. Kahit sigurado ako na hindi siya ordinaryo, babae pa rin siya. Baka hindi niya kayaning labanan ang lahat ng abuwak na nakaabang sa amin. Lalo na at kasabot din pala yung uwak na nagpanggap bilang isang matandang babae. Kaya kahit anong pigil sa akin ni Gabriela at ng iba pa namin mga kasama,
buo na ang pasya kong balikan at tulungan lumaban si Valencia. Mag-iingat ka, Rafael. Naniniwala akong ligtas kayo makakabalik ni Valencia sa San Rafael. Hihintayin kita. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa bugso ng damdamin kaya nayakap ko si Gabriela. Hindi ko na napigilan ang aking sarili at hindi ko na rin alintana ang pangangantsaw ng aming mga kasama. Sa labi ng bigat ng aking nararamdaman ay hindi ko na rin napigilan ang pagtulo ng mga luha ko. Kakaiba ang pakiramdam ko habang yakap-yakap ko si Gabriela Cabanong. Para bang yun na ang huli naming pagkikita. Ayoko nang matapos ang sandaling yun, ngunit kinailangan ko nang bumitaw mula sa pagkakayakap sa babaeng lihim kong iniibig. Matapos kong bilhinan ng driver na si Mang Igmen ang mag-iingat, ay nagmamadali na akong bumaba ng sasakyan at tinalunto ng daan pabalik sa bundok. Habang nasa daan, ay naglaho ang nadarama kong galit at pag-alala. Nagulat na lamang ako nang mapansing naging triple yata ang bilis ng aking pagtakbo. Halos 5 minuto pa lang ang nakalilipas, pero malapit na ako agad sa lugar kung saan namin iniwan si Valencia. Dapat ay aabutin ako ng 2 oras kung maglalakad at 1 kalahating oras naman kung tatakbo bago makabalik doon. Epekto yata ito ng pagiging abuwa ko, kaya marami akong napapansing pagbabago sa aking sarili, lalo na sa katawan ko. Kung ganun, sana'y magamit kong lakas ko bilang aswang para matulungan si Valencia. Napapikit ako ng mariin at mabilis na tinakpan ang mga tenga ko ng 2 kamay nang may marinig akong malakas na sigaw ng isang babae. Sigaw na tila punong-puno ng galit. Hindi yun boses ni Valencia. Bigla kong naalala yung matandang naging uwak. Dahil doon ay lalo kong binilisan ang pagtakbo. At hindi nga ako nagkamali. Ilang hakbang pa mula sa kinaroroonan ni Valencia ay natanaw ko siyang napapalibutan ng 4 na nilalang na sigurado kong pulos mga abuwak. Karap niya yung matandang naging uwak at muli na naman silang nag-usap. Maya-maya pa ay nakita kong akmang susuguri ni Valencia ang naroong mga abuwak. Pero mabilis at sabay-sabay na nagsitaka sa mga yon. Ang matandang babae ay muling naging uwak habang ang iba nitong mga kasama ay nagsigapang palayo at unti-unting bumaon ang mga katawan sa lupa. Hindi pa ako tuluyang nakakalapit kay Valencia ay marahas na siyang lumingon sa akin. Saglit na dumaan ang pagkagulat sa magaganda niya mga mata, pero agad ding napalitan yun ng tila pagkainis. Bakit bumalik ka pa dito? Hindi ba't ang sabi ko ay iligtas mo sila? Hindi kaya ng konsensya kung iwan ka dito at pabayaan na lang. Kung kinakailangan labanan ko rin sila ng mano-mano, ay gagawin ko. Matulungan lang kitang itaboy sila pabalik sa impyernong pinanggalingan nila. Umismid si Valencia habang pinapagpag ang mga alikabok at putik sa kanyang suot na damit. Hindi ka rin naman nila lalabanan, pero ikaw talaga ang pakay nila, Rafael. Kung nagkataon at hindi niyo ako kasama, baka patay na mga kaibigan mo pati si Gabriela. Malamang ay pinagpipiestahan na ngayon ang mga buwak na yon ang mga katawan nila. Dahil wala na ang van na sinakyan namin patungong San Guillermo, ay hindi ko alam kung paano kami makakabalik agad ni Valencia sa San Rafael. Ang huling naalala ko ay magkausap lang kami, pero nagulat ako nang isa-isang kisap mata ay naroon na kami kagad sa aming bayang pinanggalingan. Naunahan pa yata namin si Gabriela na makabalik ng San Rafael. Hindi nila kami dapat makita dahil tsak na magtataka sila kung paanong nauna pa kaming nakauwi gayong wala namang kaming sasakyan. Huwag ka mag-alala. Hindi mo na tayo magpapakita sa kanila, Rafael. Para na rin sa kaligtasan nila, lalo na si Gabi. Natitiyak kong nakatatak na siya sa mga abuwak at alam nilang isa siya sa malalapit sa'yo. Isa sa mga kahinaan mo. Pati pala ang naiisip ko ay nababasa ni Valencia. Talaga nga palang makapangyarihan din ang mga aswang. Pero sa anong uri kaya siya nabibilang? Magtatanong pa sana ako sa kanya pero nagulat ako nang bigla siyang matumba. Mabuti na lamang at nasa loko siya kaagad. Mukhang napagod ka ng husto sa pakikipaglaban sa mga abuwak ka at sa bilis ng biyahe natin pabalik dito sa San Rafael. Akala ko hindi na uubos ang lakas ng isang Valencia. Hindi ko alam kung saan ko siya iuuwi. Kaya nagpasya na lang muna ako na dalhin siya sa amin. Mabuti na lamang at eksaktong kaunting lakaran na lamang ay bahay na namin. Saka ako biglang napaisip. Alam din ni Valencia kung saan ako nakatira. Ibig sabihin ay marami talaga siyang alam tungkol sa akin. O baka pati sa buo kong pamilya.
Valencia, sino ka ba talaga? At bakit ganito ang nararamdaman ko sa'yo? Hindi ko kayang saktan ka at ayaw din kitang mapahamak. Ano ba talagang kaugnayan nating dalawa sa isa't isa? Nagulat sina Itay at Inay nang pagbuksan ako ng pinto. Kapwa sila nakatingin sa babaeng nakasakay sa likuran ko habang walang malay tao. Pero isa sa kanila ang walang nagsalita o nag-usisa hanggang sa maihiga ko na nang maayos si Valencia sa papag malapit sa kusina. Nang masilayan nila ang mukha ng aking kasama, ay kapwa ng laki ang mga mata nila kaabanong at halos sabay pang nagsalita. Sandra! Isang mahabang katahimikan ang namayani matapos kong matiyak na maayos na ang pagkakahiga ni Valencia sa papag. Maya-maya ay nagpaalam si Inay na tutungo muna sa kusina. Si Itay Obet naman ay nanatiling nakatitig sa mukha ng aking bisita. Hindi nakaligtas sa akin ang tila pamamasaan ng gilid ng kanyang mga mata. Nang tumingin siya sa akin ay nakuha ko ang mensaheng nais niyang iparating. Agad ko siyang sinundan sa kusina kung saan naroon din si Inay. Doon ay ikinwento sa akin ni Itay Obet ang tungkol sa kababata niyang si Sandra na kamukhang kamukha raw ni Valencia. Maya-maya pa ay may kinuha siya sa wallet at iniabot sa akin. Isang lumang litrato yon. Sa tansya ko ay kaedad ko lamang siya nang kunan ang larawang yon. Sa tabi niya ay may isang babaeng kamukhang kamukha nga ni Valencia. Parang pinagbiyak na bunga ang dalawa. Mas maamo lang tingnan ang babaeng kasama ni Itay sa larawan. Para itong si Gabriela kung manamit. Napakalapad ng ngiti nito. Halatang masayang masaya habang nakakapit sa braso ni Itay. Imposibleng anak ni Sandra ang babaeng kasama mo, Rafael. Matagal na siyang patay. Ibinuwis niya ang kanyang buhay upang iligtas tayong tatlo ni Mercedes. Kasama siyang natupok ng apoy ng pasabugin niya noon ng kuta ng mga abuwak. Hindi ako nakasagot sa naging revelasyon ni Itay. Kung ganun, utang ko pala ang buhay ko hindi lang sa kanya, kundi pati na rin kay Sandra. Nang magsimulang magkwento si Itay tungkol sa kababata at matalik niyang kaibigan, ay hindi na naman niya napigilan ang pagtulo ng mga luha. Napagtanto ko kabanong na isang napakalagang tao si Sandra sa buhay niya. At marahil kung hindi kami dumating ni Inay sa kanilang buhay, hindi namatay ang kababata ni Itay. Baka nga sila pa ang nagkatuluyan at nagkaroon ng masayang pamilya. Hindi ko tuloy maiwasang malungkot at sisihin ang aking sarili. Maraming taong nagsakripisyo dahil sa akin bukod kay Inay. Biglang bumangon muli sa dibdib ko ang matinding galit para kay Vernon na siyang punot dulo ng lahat ng trahedya at suliranin ng kinahaharap ng aming pamilya. Rafael, saan at paano mo nakilala ang kasama mong babae? Hindi ako kagad nakahuma sa naging tanong sa akin ng aking ina. Nagdalawang isip ako kung ipagtatapat ko ba ang totoo sa kanila. Ayokong lalo sila mag-alala. Sa huli ay nagpasya akong ipaalam na lang ang lahat, pati na rin ang naging inkwentro namin sa San Guillermo laban sa mga abuwak. Pero bago ko patuluyang maibuka ang bibig ko, ay narinig ko ang boses ni Valencia na hindi ko namalayang nasa likuran ko na pala. Matagal ko nang kilala si Rafael at pati na rin kayong dalawa. Matagal ko nang sinusubaybayan ang pamilya mo, Mercedes. Dahil yun ang misyon ko, kaya ako naririto sa San Rafael. Bakas ang pagkagulat sa mga mukha ng mga magulang ko, lalo na si Itay. Pero nanatili pa rin siyang kalmado nang sumagot kay Valencia. Anong ibig mong sabihin? Sino ka ba talaga? At bakit kamukhang kamukha mo yung kababata kong si Sandra? Dahil kadugo ko siya. Yan ang pangalang ibinigay sa akin ng ina kong si Estrella. Ang tanging abuwak na nakaligtas noon sa pagsabog na nilikha ni Tia Sandra. At narito siyang muli. Kasama ang mga abuwak na nakaligtas naman dahil wala sila sa kuta ng maganap ang pagsabog. Narito kami upang sunduin ang kapatid kong si Rafael. Ang tagapagmana ng trono ng ama naming si Vernon. Ang itinakdang susunod na pinuno ng lahi ng mga abuwak. Hindi ko alam kung anong mararamdaman sa mga isiniwalat ni Valencia.
Ang tanging alam ko lang, Kabanong, ay nasagot na ang isa sa aking mga katanungan. Magkapatid pala kami kaya may kakaiba kong nararamdaman nang una ko siyang makita. Marahil ay yun na yung tinatawag nilang lukso ng dugo. Bumaka sa matinding puot sa mga mata ni Itay, habang kay Inay naman ay lumalarawan sa mukha ang takot. Pagkakita ni Valencia sa naging reaksyon ng mga magulang ko, ay bigla na lamang itong humalakak na parang nababaliw. Pero maya-maya ay tumigil din naman ang kapatid ko sa pagtawa. Muling sumeryoso ang ekspresyon ng mukha saka nagsalita. Napapagod na ako sa walang katapusang alita na tabulan. Katulad mo, Rafael, ay nais ko rin magkaroon ng normal at mapayapang buhay. Ngayon ko mas lalong nauunawaan si Tia Sandra kung bakit mas pinili niya noon ang buhay na malayo sa ating lahi, kasama ang Itay Obet mo. Pagkatapos ng hapunan, ay nagpaalam muna ako kina Itay at Inay na magpapahinga sa labas kasama si Valencia. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Masarap palang magkaroon ng kapatid, lalo pa kung kasing angas at singganda ni Valencia. Masaya ako makilala ka, Valencia. Nabawasan ang awa ko sa sarili dahil sa pagiging iba ko sa kanila, kina Itay at Inay at sa mga kaklase natin, lalong-lalo na kay Gabby. Dahil may paghanga ka sa kanya, tama ba? O baka umiibig ka na kay Gabriela? Hindi ako sumagot sa naging katanungan ng kapatid ko. Hindi na rin naman ako tumanggi. At kahit naman hindi ako umamin, ay alam kong nababasa niya ang laman ng isipan ko. Hindi naman siguro niya ako ilalaglag sa babaeng mahal ko, kahit pa alam niya ang dalawa sa pinakaiingatan kong sikreto. Halos sabay pa kaming napatingala ni Valencia sa kalangitan. Kabilugan pala ng buwan. Biglang uminit ang aking pakiramdam, Kabanong. Tila nakaramdam ako ng pagkauhaw at samot-saring emosyon na hindi ko mapangalanan. Maya-maya ay naramdaman kong may mainit na palad na humawak sa aking kamay. Hindi mo matatakasan ang kapalaran mo, kapatid ko. Tayong dalawa na lamang ang natitirang binhi ni Vernon. Kung maaari lamang na ipanganak tayong muli na wala ng dugong aswang. Pero mapalad ka pa rin kaysa sa akin. Dahil meron kang mabait at mapagmahal na ina at isang amang hindi ka itinuring na iba kahit hindi ka talaga sa kanya nagmula. Samantalang ako, bata pa lamang ay sinanay na ni ina upang gamitin ako sa pagiganti niya sa mga magulang mo. Pakiramdam ko, Kabanong, ay ibang taong kaharap ko noong mga sandaling yon. Nakita ko ang isa pang pagkatao ni Valencia, ang malungkot na katauhang pilit niyang itinatago sa pamamagitan ng pagpapanggap na matatag siya at malakas. Hindi na ako nagdalawang isip ang yakapin ang aking kapatid, Kabanong. Hinayaan ko siyang umiyak sa aking dibdib hanggang sa gumaan ang kanyang pakiramdam. Bago kami bumalik sa loob ng bahay, ay napakunot-noo si Valencia nang bigla akong matigilan. Nagkaroon ako bigla ng pangitain na labis kong pinagtakhan. Unang beses kasi na naranasan ko ang ganun, Kabanong. Parang narinig ko yung boses ni babaylang ina. Madalas eh sa panaginip ko lamang siya nakikita. Dahil sa mga nararanasan kong pagbabago sa katawan at sa sarili, ay kinausap ko ng masinsinan si Valencia. Naunawaan naman niya ang aking mga sinabi. Hindi na kami natulog ng gabing yon dahil naramdaman naming pareha sa mga aura ng paparating na pangkat ng mga abuwak na pinangungunahan ng kanyang inang si Estrella. Halos hindi na rin nagulat ang pangkat ni Estrella nang maabutang kaming nasa labas ng bahay kasama ang anak nitong si Valencia. Isang nang uuyam na tingin ang ibinigay nito sa aking kapatid. Nakita na tayong muli, Mercedes, at ang pakialam meron mong asawa. Kung hindi lamang nabaliw sa lalaking yan noon ang aking kapatid na si Sandra, hindi sana siya namatay. Ikaw ang may kasalanan ng pagkawala ni Sandra, Estrella. Ang kasakiman mo sa kapangyarihan at pagkabaliw sa pinuno niyong si Vernon. Kung hindi mo sana kinuha sa poder ko noon si Mercedes, hindi ako susundan ni Sandra sa kuta ng mga abuwa. Ikaw ang pumaslang sa kapatid mo, Estrella. Pagkarinig sa mga sinabi ni Itay, ay bumalasik bigla ang mukha ni Estrella. Nang mataman ko itong pagmasdan, ay napagtanto kong hindi pa pala talaga ganoon katanda ang itsura ng ina ni Valencia. At maganda rin ito kagaya ng aking kapatid. Lalo na siguro kung wala itong malaking peklat sa kaliwang mukha.
balikat at braso na sa palagay ko ay sanhi ng pagpapasabog noon ni Tia Sandra sa kuta nila. Tama na ang maraming satsat. Nangyari na ang mga nangyari. May naging kapalit naman sa buhay ko si Sandra, ang anak kong si Valencia, ang bagong prinsesa ng aming lahi. Hindi kami nagpunta rito para manggulo, Mercedes. Nagpunta kami rito upang sunduin ang anak ko at ang anak ni Pinunong Vernon sa'yo. Panahon na para pamunuan niya ang aming lahi at muling palakasin ang hukbo ng mga abuwak. Pagkawika niyon ay malakas na humalakak si Estrella habang nakatingin sa bilog na buwan. Ganon din ang ginawa ng mga kasama nitong alagad. Hinding-hindi ko matatanggap na isa ako sa inyo kahit kailan. Isinusuka ko at isinusumpa ko ang lahi ninyo, mga halimaw na salot ng lipunan! Muling bumangis ang ekspresyon sa mukha ni Estrella dahil sa aking mga sinabi. Anak ka talaga ni Mercedes, Rafael. Matigas din ang ulo mo. Kung ganon, wala naman pala kami mapapala sa'yo. Kaya mas mabuting ituloy ko na lamang ang una kong plano. Patagal ko ng pangarap na paslangin ang ina mo dahil inagaw niya sa akin si Vernon. Sa isang iglap ay muling naging uwak si Estrella at mabilis na lumipad patungo sa kinaroroonan ng aking ina. Pero bago pa siya tuluyang lumapag sa lupa at bumalik sa dati niyang anyo, ay mabilis kong naiharang ang sarili ko kay inay. Ramdam ko ang hapdi at kirot na sanhi ng pagkakabaon ng mahaba at matatalas na kuko ni Estrella sa aking likod. Nang mapagtantong hindi si inay kundi ako ang nasa harapan niya, ay mas lalong tumindi ang nararamdaman poot ni Estrella. Ramdam na ramdam ko ang galit niya habang lumalalim pang lalo ang pagkakabaon ng mga kuko niya sa aking balat. Hindi pa siya nakontento at buong lakas na winarak ang aking likuran. Doon na ako nakaramdam ng panghihina at paluhod na bumagsak sa lupa. Umiiyak na dinaluhan ako kaagad ni inay. Naririnig kong nakikipaglaban na rin si Valencia sa mga alagad ni Estrella. Unti-unti na nagdidilim ang paningin ko habang haawak-hawak ako ni inay sa magkabilang pisngi. Pagkatapos ay mahigpit niya akong niyakap habang humahagulgol. Narinig kong sumisigaw ng malakas si itay kasabay ng sunod-sunod at malalakas na putok ng baril niyang kalibre 45 na siya rin ginamit niya noon para patayin ang panganay naming kapatid ni Valencia, ang unang supling ni Vernon na si Victor. Pumailan lang din sa paligid ang malakas at matinis na sigaw ng nasasaktang si Estrella. Ginamit ko ang natitira ko pang lakas kaabanong para bumitaw mula sa pagkakayakap ni inay at buong tapang na sinalo ang mga silver bullets galing kay itay. Halos magkasabay pa kaming bumagsak ni Estrella sa lupa. Bago tuloy ang magdilim ang lahat sa akin ay naulinigan ko pa ang boses ni na itay at inay at Valencia na tinatawag ang aking pangalan. 2 taon nang matuling lumipas kaabanong, nagtago ako sa likod ng isang malaking puno sa sementeryo nang may dumating na magarang sasakyan. Maya-maya pa ay bumaba roon ang isang dalagang nakasuot na bulaklaking bestida. Wala pa rin siyang pinagbago. Pino pa rin kumilos at mas lalong gumanda. Iniabot ni Mang Igbe ang bungkos ng mamahaling bulaklak sa kanya bago siya naglakad patungo sa isang puntod. Saka pa lamang ako lumabas mula sa pinagkukublihan kong puno. Sinamantala kong umalis ang driver para manigarilyo sa parting walang makakakita rito. Dahan-dahan kong nilapitan ang noon ay nakaupo na sa damuhang dalaga habang kinakausap ang puntod ng namatay niyang kaibigan. Napakabilis ng panahon, Rafael. 2 taon na agad nang lumipas mula nang iwan mo kami. Lalong-lalo na ako. Hindi ko man lang nasabi sa iyo kung gaano kita kamahal. Na matagal na akong may lihim na pagtingin sa iyo dahil naiiba ka. Ibang-iba ka sa lahat ng mga lalaking nakilala ko. Sumilay ang matamis ng ngiti sa labi ko dahil sa aking mga narinig kabanong. Tuluyan na ring nawala ang nadarama kong kaba lalo na nung muli kong masilayan ang napakaganda niyang mukha. Totoo ba? Totoong lahat ng mga narinig ko? Na mahal mo rin ako, Gabriela? Otomatikong napalingon siya sa akin at nanlaki ang mga mata. Rafael, paano buhay ka? Hindi ko na hinayaang magsalita pang muli si Gabriela. Puno ng pagkasabik ko siyang niyakap na ginantihan naman niya ng mas mahigpit pang mga yakap.
Pagkatapos ay masuyong hinilikan ko siya sa ulo. Walang nagsalita sa aming dalawa. Hinayaan namin ang mag-usap na lamang ay ang aming mga puso. Pinisil-pisil pa niya ako sa braso at pagkatapos ay sinampal naman niya ang kanyang pisngi sa katumawa habang umiiyak pa rin. Totoo nga, hindi ito imahinasyon ko lamang o panaginip. Totoong buhay ka, Rafael. Nasa harapan ko ngayon at nayayakap ko ng mahigpit. Hindi ko alam kung dapat ba ako magalit dahil sa panilinlang mo. Halos 2 taon na akong nagluluksa dahil akala ko patay ka. Paulit-ulit niya akong sinuntok ng mahina sa dibdib na buong puso ko namang tinanggap. Handa kong ipaliwanag sa kanya ang lahat at sana ay maunawaan niya ako. Kahit ang driver ni na Gabriela na si Mang Igme ay gulat na gulat din pagbalik sa sasakyan nang makita ako. Pero nang mapatingin ang matanda sa magkahawak naming mga kamay, ay mukhang nakumbinsi na rin ito na totoong buhay ako at hindi nagmumulto. Katulad ni Gabriela, ay hindi rin makapaniwala ang aking mga magulang, lalong-lalo na si inay. Hindi halos maawat sa pag-iyak habang mahigpit akong yakap-yakap. Si Valencia lamang ang tanging hindi nagulat. Siya kasi ang kasabot ko sa lahat ng aking mga plano. Sinadya kong saluhin ang mga bala mula sa baril ni Itay dahil yun lamang ang makakapatay sa mga tulad kong aswang. Nang gabing mag-usap kami ni Valencia sa ilalim ng bilog na buwan, ay natuklasan kong kilala nga pala niya ang babaylang Manubo at sinabi sa kanya nito na maaaring mawala ang pagiging aswang namin kung mamamatay kami at muling mabubuhay. Kahit alam kong mapanganib yon, ay sinubukan ko pa rin. At sa tulong muli ni Baylang Ina, ay naibalik niya ang kalag ko sa aking katawan. Bilang punong babaylan ng kanilang tribo, nagsagawa siya ng mga ritual at nag-alay ng halad. Isinagawa rin niya ang batakdungan o batakan sa ibang tribo o probinsya. Isang ritual ng mga babaylan na nagpapalakas sa dungan o kaluluwa upang hindi ito maging vulnerable sa espiritual na pag-atake. Sa tulong din ng abyang ni Baylang Ina, ay nabalik niyang muli ang kalag ko sa aking katawan. Kaya labis-labis talaga ang pasasalamat ko sa Babaylang Manubo na naging tagapagligtas na namin mula pa ng bihagi ni Vernon ng aking Lola Marcelina. Halos hindi makapaniwala sina Itay, Inay, Mang Igme at Gabriela nang isalaysay ko sa kanila ang lahat. Pero hindi na itago ang tuwa sa mukha ng aking ina nang mabanggit ko si Baylang Ina. Maya-maya pa ay hindi na rin nakatiis si Valencia. Naluluhang lumapit siya sa akin at mahigpit akong niyakap. Valencia, kapatid ko, maraming salamat sa iyo, ha. Hindi gaanong nalungkot sina Itay at Inay sa pagkamatay ko dahil narito ka. At alam kong napamahal ka na rin sa kanila, Valencia. Ako ang mas dapat magpasalamat sa iyo, Rafael. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko mararanasan magkaroon ng buo at masayang pamilya. Kina Inay Sedes at Itay Obet ko lamang naramdaman ang pagmamahal na ipinagkait sa akin ni Ina. Parang gusto ko tuloy maingit sa iyo, kapatid ko. Wala nang dugo ng halimaw na dumadali sa mga ugat mo. Malaya ka nang makakapamuhay at magmamahal bilang isang normal na tao. Kumirot ang puso ko kabanong sa nakita kong lungkot sa mga mata ng kapatid ko. Valencia, huwag mong sabihin yan. Tutulungan ka namin ni Baylang Ina. Pero ayokong gawin mo rin ang ginawa ko, ha. Ayokong ibuwis mo ang buhay mo para lamang gumaling ka rin katulad ko. Nawala ang pagiging aswang ko pero may kapalit yun. May kakayahan at kapangyarihan na rin akong gumamot ng katawan at kaluluwa dahil isa na rin akong babaylan. At mayroon na akong sariling abyan. Siya mismo ang pumili sa akin dahil taglay ko raw bukod sa pagiging abuwak ko noon ang mga katangian ng isang babaylan. Kagaya na lamang ng kakayahan ko makita ang nakaraan at hinaharap sa pamamagitan ng mga panaginip. Kaya ihanda mo na ang sarili mo, kapatid ko, dahil isasama kita sa pagbabalik kong muli sa tribo ng mga Manubo. Kumikislap sa luha ang mga mata ni Valencia nang muli niya akong niyakap. Sina Itay, Inay, Mang Igme at Gabriela ay matamis din ang mga ngiti habang nakatingin sa amin ang abuwak kong kapatid. Nagpatulong din ako kay Baylang Ina upang tuluyang mawala ang bakas sa gubat sa sikat na bundok ng San Guillermo, ang lugar na minsang pinamugaran ng mga aswang at ginawang kuta
ng mga abwak. Wakas.